Magandang gabi. Magandang gabi mga Kalolo Buddies. Unang video natin gagawin sa gabing to. First na video natin sa series natin na Lutong Bahay Pasamba series. So ang lulutuin natin ngayon ay kinamatisang bangus. Kinamatisan siya pero para siyang sinigang. Pero hindi naman sinigang. Kasi sinigang maraming sabaw usually saka may ibang gulay. Pero sa kinamatisang bangus, ito lang yung ating ingredients. Siyempre, unang-una, yung bangus. Pag wala yung bangus, hindi kinamatisang bangus yan. Baka kinamatisang galunggong yan. Okay? Tapos meron pa tayo ditong siling mahaba, kamatis, sibuyas, paminta, asin, at mantika. So lahat yan paghahalu-haluin namin. Sa mga salitang Tagalog, tawag namin dito talbog-talbog. Kasi wala na kami ibang ginagawa. Pagkahiwa, talbog na lang lahat doon sa kaldero. So yun yung una nating lulutuin ngayong gabi. So tanggalin na natin yung iba, hiwain na natin yung kamatis. Ayan. Dito lang tayo sa platito, wala akong sangkalan. Maalala ko, 5 taon na yata kaming kasal ng misis ko, hanggang ngayon wala akong kasangkalan. Pero anyway, nakakasurvive naman kahit walang sangkalan. Basta mahihiwa mo siya. So yung kamatis, hiwain lang natin ng ganito. So mga 5 kamatis, 4 na kamatis sa ganun karaming bangus, pwede na. Tuloy-tuloy na yan. Sabi nga sa amin, talo-talo na. Okay. Tapos pag magaano kayo ng mga ingredient nyo, siguraduhin nyo na lahat meron na. Para hindi yung nangyayari tulad ng nangyayari sa akin kanina. Nagpabili ako dun sa biyahinan ko pa. Imagine ninyo, biyahinan ko, pinabili ko pa ng kamatis. Wow! Maya-maya, nagpabili pa uli ako ng sili. Naalala ko dun yung nanay ko pagka nagluluto ng araw. Pag pinabili ka mantika, mamaya bechin, mamaya asin, mamaya mantika. Yung misis ko yan, isa sa mga lagi sinasabi sa akin. Kahit nagalit siya pagka ganun. Siyempre, di ba? Misa manunod ka pa ng TV, tapos hindi isang bilihan na lang. Okay? Ito naman natin yung sibuyas. Yung sibuyas, hihiwain lang natin yung sabi nga nila, ika-apat na bahagi. Pero siyempre, mas madali pa nagluluto ka pag sinasabi mo, ikat mo lang sa quarters. Ayan. So, yan. Ready na yung sibuyas. Pwede natin pagpatong-patongin yan kasi hindi naman kailangan hiwa-hiwala yan pagliluto. So, ito na. So, nagtataka kayo, hindi natin hiniwain sila. Hindi natin hiniwain to kasi pag hiniwa natin, aanghang. Pero maganda rin kung gusto nyo. Pero ang gagawin ko lang kasi dito ay pang pabango lang nung ating lulutuing kinamatisang bangos. At ngayon, patalbogin na natin yung mga isda dito sa ating kaldero. Kung gusto nyo kasi rola, bahala kayo. Kung gusto nyo palayok, pwede rin. Kung saan nyo gusto magluto, pero huwag kayong magluluto sa grill kasi may sabaw to. Ayan. Iayos lang natin ng konti. Kahit konting ayos lang, pwede na. Ayan. Hingayin natin itong bangos kasi madalas nasisira yung tiyan. Mas maganda nasa ibabaw siya. Ayan. Hindi na yung bangos. Ayan. Pwede na natin ngayon ilagay yung ating sibuyas at kamatis. Talbog lang ulit. Kahit saan nyo ilagay, bahala kayo. Ayan. Ayan. Ayan, buksan na natin yung ating paminta. Ilagay natin yung paminta. Hindi ko pala nasabi sa inyo, ano kailangan yung paminta. Ano, mahirap eh, panagluluto ka. Kung gag ako, nagluluto sa bahay, laging tsamba. Ayan. Minsan naman, natsatsambahan. Eh, pero madalas tsamba kasi wala naman sila, wala naman magagawa yung misis ko, hindi kainin yan eh. Lagyan natin ng asin. Yung asin, bahala na kayo kung gaano kadami. Pero ako usually, pag ganyan, tama na sa amin yan. Siyempre, pag matanda na, hindi na kailangan masyadong maraming asin. Yung sili, lalagay natin yan mamaya kapag ka kumukulo na at malapit na nating ahunin. Tapos, sabi ng kapatid ko, dahil ang kapatid ko nagturo sa akin ito, lalagyan daw natin ng 1 kutsara mantika. Siguro pag marami lulutuin nyo, pwede nyo gawin 2.
tulad nito. Tingnan natin dalawa. Ayan. Siyempre, hindi maluluto yan kapag walang tubig. Yan yung sinasabi ko. Ahanda lahat yung ginagamit. Siyempre, pag sa bahay, tsamba-tsamba ka. Kung saan-saan ka kumukuha ng ano eh. Tignan mo, wala akong nakahandang tubig. Sandali, kuha muna tayong tubig. Lagyan na natin tubig. Tandaan nyo, huwag pupunuin yung kaldero ng tubig. Kaya hindi pwedeng sabihin kasi kung gaano karami yung tubig eh. Kung mga 1 cup, ganun. Kasi depende sa taas nung ating isda. Ayan. Okay. Kung makikita nyo, hindi siya masyadong puno. Nakalitaw yung isda. Ayan. Okay. Ayan. Pwede na natin ngayon yung isalang. Ayan. Nakasalang na yung ating kinamatisang bangus. Sa una, pwede nyo ilagay sa high. Kung kuryente yung gamit nyo. Kung hindi naman kuryente, malaki yung apoy nyo. Ayan. Para pagkulo, saka natin paliliitin o paihinain yung init ng ating niluluto. Okay, tingnan natin bago maluto kung ano itsura. Ayan, yung ating kinamatisang bangus, pulang-pula. Oh. Ganda ng itsura. Sana masarap din kalabasan. Sana machambahan. Wow! Hintay na natin yung maluto. Pag kumulo, ihinaan natin yung apoy. Meron mga 15 to 20 minutes kumukulo na yan. Eh, hindi naman. Tagal masyado. 15 to 20 minutes pala, luto na. Ayun. Madali lang ano yan, kumulo kapag malaki yung apoy. O mataas yung temperature o yung setting natin sa electric stove. Okay, sige, hintay na natin. Ayan mga kabady. Luto na yung bangus. Pero syempre, yung oras na binigay ko sa inyo, kung gano'ng katagal, huwag masyado kayo magtitiwala doon. Mas maganda pa rin makikita niyo kung luto na yung inyong isda. So, ayan, malambot na yung mga kamatis. Meron mga 5 minutes, pwede ko na ahoy dito. Kaya, lagay na natin yung sili para bumalalo. Ayan ko, nandito kayo, makakamoy na talaga. Ang bango, nakagutom. Maasim na yung sikmura kung gusto ko na kumain. Ayan, lagay natin yung sili. Ayan, palagay na yung sili. Tayo natin mga 5 minutes ulit. Ayan mga kabadis, luto na yung ating kinamatisang bangos. So, pwede na nating ilipat dyan sa lagayan. Tapos kain na tayo pagkatapos. Gutom na ako. Ipat natin sa lagayan. Ayan. Sa paglilipat, syempre medyo dadandahanin natin kasi medyo labog yung bangus. Unahin natin itong ulo. Yan, sa lahat ng parte ng bangus, ito yung paboritong-paborito ko eh. Yung ulo. Buti na lang yung misis ko, hindi mahilig dyan. So, hindi ta kami nag-aaway. Kaya doon sa iba dyan na mayroong kalaban sa ulo ng bangus, tago nyo na agad dyan. Baka maunahan pa. Yan. Pat lang natin. Hindi natin ng konting kamatis at sibuyas. Oh, kung nandito kayo, maamoy niyo yung bango ng kamatis, ng bangus, ng sili, lahat-lahat na. Wow! Ayan, inubo na ako. Pag inubo na ako, ibig sabihin may acid reflux, nagutom na ako. Ayan, kailangan bilisan. Para makakain na tayo. Ayan, masarap kainin yan. Ulam sa kanin. Lalo na yung kamatis, pati sibuyas. Ayan. Ayan. Imbis na sandukin yung sabaw, bubuhos ko na lang. Balik tayo dun sa talbog principle pa ni Lolo. Buhos natin dun sa init. Ayan, mga kabadis, tapos na yung ating kinamatisang bangus. Pwede na tayong kumain. Susunod, papakita tayo ng ibang luto.
Kaya lang, ibang luto, siguro dawin ko sa inyo, puro tsamba pa rin. Alam niyo bakit? Kasi kung ano yung makita ko dito at maisipan ng misis ko, yun yung niluluto namin. So, ingat, kain kayo maigi. Salamat mga baka-buddies. Bye-bye.